At kung siya man ay datnan ng pagsubok, siya ay tatalikod. Tatalikuran niya ang sinabi niyang la ilaha illallah. Dahil nga, ang kanyang pananampalataya ay pag-aalinlangan. Hindi totoong pananampalataya. Kaya nang siya ay datnan ng pagsubok, siya ay tumalikod. So ang kanyang pananampalataya ay ibinabasin niya sa makamundong bagay. Bakit mga kapatid? Kasi ang kanyang pananampalataya ay hindi totoo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Sa malapit na kahulugan ng verse na ito, sinabi ni Allah, at kabilang sa mga tao ang siyang nagsasamba kay Allah sa pagsamba na pag-aalinlangan. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Kaya kung siya man ay datna ng kabutihan, tumama sa kanya yung kabutihan, siya ay magiging panatag nang dahil sa dumating sa kanya na kabutihan, kanya masasabi, okay pala ang Islam. Kasi naging mayaman ako, kasi naging mabuti yung buhay ko, okay pala yung Islam. Naging panatag yung kanyang pakiramdam, yung kanyang kalooban, hindi dahil sa Islam, bagkus nang dahil sa makamundong kabutihan na kanyang natamo. Kaya siya ay naging masaya. Ha? Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. At kung siya man ay datnan ng pagsubok, siya ay tatalikod. Tatalikuran niya ang sinabi niyang la ilaha illallah. Dahil nga, ang kanyang pananampalataya ay pag-aalinlangan. Hindi totoong pananampalataya. Kaya nang siya ay datna ng pagsubok, siya ay tumalikod. Ah, hindi pala maganda ang Islam. So ang kanyang pananampalataya ay ibinabasin niya sa makamundong bagay. Bakit mga kapatid? Kasi ang kanyang pananampalataya ay hindi totoo. Dapat maunawaan na ito natin ito nang sa ganun ay maging aware tayo sa mga pagsubok na ito nang sa ganun atin itong malagpasan ng matiwasay at bawian tayo ng buhay nang mayroon tayong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.